Kung imbitahan ka ng ex mo sa isang sobrang weird na party, pupunta ka ba? Tungkol ito kay Will na pupunta sa isang party ng ex niya or dati niyang asawa. Pumunta siya dito kasi kasama naman yung mga kaibigan nila and 2 years na since huli silang makapagkita-kita. Sa pagpunta niya dito, hindi naging maganda yung pakiramdam niya. Siguro given dahil ito yung dati nilang bahay ng ex niya pero may mga iba pa siyang weird na mapapansin. Bago yung itsura ng bahay, walang signal at may mga iba't ibang taong nandun sa may party and also sobrang nagbago yung ex niya. Mga susunod na oras, mas lalala pa yung tensyon nang hindi niya magustuhan yung mga nangyayari na sobrang weird na magkakagulo doon sa party. At dito nga siya mapapaisip kung bakit nga ba sila nandun, anong meron doon sa may party at bakit nga ba ganito silang lahat gumalaw. Title ng movie, The Invitation 2015. 2015 to ah, iba to doon sa may The Invitation noong 2022. Sobrang underrated ng movie na to na nung una ko itong napanood, wala akong in-expect pero never ko itong nakalimutan. Mahilig kayo sa mga mala Black Mirror, then magugustuhan nyo to. Sobrang creepy and kahit walang big sequences, mararamdaman mo yung kilabot sa kung ano nga ba yung sunod na mga mangyayari. Same feeling to ng mga dati mong kaklase, bigla kang kukumustahin tapos bebentahan ka lang pala ng kung ano-ano. Real talk, nung nag-start na yung sa may 1 hour and 20 minutes na pa, holy shit, natama pala yung hula ko. Lesson dito, magtiwala or makinig ka sa kutob mo. Nung nangyayari na yung mga nangyayari dito, napasabi na lang ako na, ayan, deserve nyo yan eh, ayaw nyo pa maniwala eh. Nilagyan ko din dito yung sinabi sa kanya ng kaibigan niya na, you're safe, okay? And spoiler alert, hindi sila safe. Takot ako dito kasi para siyang home invasion film na hindi. Malaki na maliit din yung bahay which means konti lang din yung mapagtataguan nila. Slow burn lang yung movie at ang ganda ng pagkakabuild up ng ending na aabangan nyo. What I love about the writing here is that lilituhin ka nila na aakalain mong bitter lang si Will sa ex niya dahil masaya na yung ex niya. Iisipin mo na simpleng away lang ng mag-ex to na may iba pa palang mangyayari. Also like how they played the awkwardness sa may movie na to. Siyempre awkward dyan na umatend ka sa party ng ex mo and nakakalito yon para doon sa iba pang weird na nangyayari within the film. So ko rin banggitin yung coyote scene sa may umpisa na nakatulong para ma-establish agad si Will na isa siyang man of action, malakas, and kayang gawin what's necessary. Tulad nung na-realize niya na meron kang mali doon sa may party na nagsalita siya agad kahit walang naniniwala sa kanya. Nagustuhan ko rin kung paano nila pinadaanan, kung paano mag-recruit yung mga ganitong samahan doon sa mga vulnerable people para gamitin sila sa kung ano-ano. I also like the use of color and yung lighting nila dito na na-capture nila yung vibe nung creepiness nung film. Nagustuhan ko rin yung pagiging grainy and mas naging grounded and mas naset niya yung mood ng film. Dito rin si Will Dasovich, the joke na si Dario na Harris from GOT and syempre sa Hunting of Hill House. Dito rin si Venom, the joke si Logan Marshall Green, ang ganda ng performance niya. Gusto niyong makapanood na nakakainis, nakakagulat, nakakalito, at nakakatakot, then eto na yung panoorin nyo. Lastly, nagustuhan ko rin yung small twist sa may dulo na hindi lang pala sa kanila nangyayari ito, kundi sa napakaraming tao at sa napakaraming bahay pa. O yun lang, ang title ng movie, The Invitation 2015, and ang torta rating ko ay 9 out of 10.